Isayas. Isinumpa ang Diyos-Diyosa ng Israel. 57 Kabanata. Kapag namatay ang isang taong matuwid, walang gaanong nagtatanong kung bakit. Walang gaanong nakakaalam na ang mga taong matuwid ay kinukuha ng Diyos para ilayo sa masama. Sapagkat kapag namatay ang taong matuwid, magkakaroon na siya ng kapayapaan at kapahingahan. Pero kayong mga lahi ng mga mangkukulam, ng mga nangangalunya, at ng mga babaeng bayaran, lumapit kayo at nang kayo'y mahatulan. Kinukutsa ninyo ang mga taong matuwid, niningiwian at binebelatan ninyo sila. Lahi kayo ng mga rebelde at mga sinungaling. Sinasamba ninyo ang inyong mga diyos-diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy na itinuturing niyong banal. Inihahandog ninyo ang inyong mga anak sa mga daluyan ng tubig sa paanan ng mga burol. Ang mga batong makikinis sa mga daluyan ng tubig ay ginagawa ninyong Diyos at sinasamba sa pamamagitan ng paghahandog ng pagkain at inumin. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ninyong iyan. Umaakyat kayo sa mga matataas na bundok at naghahandog ng inyong mga handog doon at nakikipagtalik. Inilalagay pa ninyo ang mga ribulto ng inyong mga diyos-diyosan malapit sa pintuan ng inyong mga bahay. Itinatakwil ninyo ako para kayong babaeng mangangalunya na nahiga sa malapad niyang higaan at pumayag na sumiping sa kanyang kalaguyo. Gustong-gusto niyang makipagtalik sa kalaguyo niya. Talagang nagpapakasawa siya sa pita ng kanyang laman. Pumunta kayo sa diyos-diyosan ninyong si Molech. Marami ang dala ninyong langis at pabango. Nagsugo pa kayo ng mga tao sa malayong lugar para maghanap ng mga diyos-diyosang sasambahin ninyo. Kahit na ang lugar ng mga patay ay parang pupuntahan niyo pa. At kahit pagod na kayo sa kakahanap ng mga diyos-diyosan, hindi pa rin kayo nawawala ng pag-asa. Pilit ninyong pinalalakas ang inyong sarili, kaya hindi kayo nanghihina. Sinabi ng Panginoon, sino ba itong mga diyos-diyosan na kinatatakutan niyo at nagsinungaling kayo sa akin? Kinalimutan niyo ako at hindi pinansin. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi niyo na ako iginagalang? Dahil ba sa nanahimik ako sa loob ng mahabang panahon? Ang akala ninyo'y matuwid ang inyong ginagawa. Pero ipapakita ko kung anong klaseng tao kayo. At hindi talaga makakatulong sa inyo ang inyong mga diyos-diyosan kapag humingi kayo ng tulong sa kanila. Silang lahat ay tatangayin ng hangin at mapapadpad sila sa isang ihip lamang. Pero ang mga nagtitiwala sa akin ay maninirahan sa lupa at sasamba sa aking banal na bundok. Sasabihin ko, ayusin ninyo ang daan na dadaanan ng aking mga mamamayan. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin ako kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Ang totoo, hindi ko kayo kakalabanin o uusigin habang panahon. Dahil kung gagawin ko ito, mamamatay ang mga taong nilikha ko. Nagalit ako dahil sa kasalanan at kasakiman ng Israel, kaya pinarusahan ko sila at itinakwil. Pero patuloy pa rin sila sa kanilang kasalanan. Nakita ko ang kanilang pag-uugali, pero pagagalingin ko sila. Papatnubayan ko sila at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. At dahil dito, magpupuri sila sa akin. Ilalagay ko sila sa magandang kalagayan, sa malayo man o nasa malapit. Pagagalingin ko sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pero ang masasama ay walang kapayapaan. Para silang alon sa dagat na nagdadala ng mga putik at mga dumi sa dalampasigan. Ang taong masama ay hindi mabubuhay ng payapa. Iyan ang sinabi ng aking Diyos.